Sama-sama natin tuparin ang pangarap. Sama-sama tayong gigislap. Sama-sama tayong gigislap. Dahil isa ang Pangasinan sa major producers ng asin sa bansa, binansagan itong the land of salt. Pero bukod dito, mataas din ang pagpapahalaga ng probinsya sa pagsasaka. Alam nyo ba na mahigit 40% ng total land area ng probinsya ay nakalaan sa agriculture production? Ang Pangasinan din ang may pinakamaraming bilang ng farms sa buong Ilocos Region. At isa nga sa pinakapopular ay ang Farm Cradle Balungao. Tara at pasyalan natin ito dito sa Agriculture! Sa bayan ng Balungao, matatagpuan ang Farm Cradle Farm, ang kauna-unahang accredited sub-farm ng DV Bower. Sa maikling panahon ng operasyon nito, mabilis ang naitalang pag-asenso. Mula kasi sa 2 hektarya ng lupa ay unti-unti itong lumawak. Sa kasalukuyan, 24 hektarya na ito at patuloy pang nag-e-expand. Balikan natin kung papaano ito nagsimula sa pangunguna ng dating OFW na si Sandy Santos. Naging OFW ako for 8 years and pumasok ako sa iba't ibang klaseng trabaho katulad sa larangan ng IT, katulad sa larangan ng marketing, tsaka yun nga, kahit papaano nagkaroon ako ng experience sa pagiging dental nurse nung nasa Singapore ako. So, kung mapapansin nyo yung mga natrabahong pinasok ko is nakatulong sa akin para maging kung ano ako ngayon. Nung nasa Singapore ako, nakilala ko si Dex Villamin, yung aking tinuturing na partner at mentor, at nagturo sa akin ng all about farming. With his guidance and yun nga, yung patience niya sa pagtuturo sa akin, I was able to put up Farm Cradle. Maliban sa libo-libong hayop na matatagpuan sa farm, samot-saring atraksyon din ang ipinagmamalaki ng Farm Cradle na siguradong magbibigay kaalaman at natatanging karanasan sa bawat turistang papasyal. Dito po ang unang destination natin. Dito po yung mga barakong kambing natin, mga different breeds po ng kambing. Para masiguro ang kalinisan at maiwasan ang pagkalat ng anumang virus sa loob ng kulungan ng mga alagang hayop, kinakailangang mag-disinfect muna ang mga papasok na turista. So, ang ginagawa po nila, mag-hoof trimming po sila. Hoof? Yeah. Kinukuha? Opo, kinukuha po nila yung kambing. Mahigit 200 kambing na may iba't ibang lahi, laki at kulay ang matatagpuan sa bawat goat house. So dito po sa Farm Cradle, pwede pong i-experience ng mga turista kung paano po maggatas ng kambing. Magsuot lang po sila ng proper sanitation, mag-gloves po sila, mag-face mask para hindi po mahaluan ng kung ano man po yung dumi, yung gatas. What weird. Doing now is yun nga, yung ini-innovate namin yung bahay ng kambing, pinapaganda namin, ini-elevate namin para mas maprotektahan sila sa anumang lamig or possible na pagbaha. Siguradong ma-enjoy din ng mga turista ilang hayop na bibihirang makita sa Pilipinas tulad ng camel.
At para 100% complete ang iyong farm adventure, aside from selfies with a camel, eh maaari ring pakainin ng turista ang mga ito. Sa pagpapatakbo ng farm, isa rin sa pinakamahalagang aspeto ay ang pagkakaroon ng maaasahang supply ng tubig. You need to know the elevations. You know, elevation, when it comes to elevation, kung asan yung mataas, kung asan yung mababa. So normally, pagka mga feedlots or mga goats, we put it in the higher location. Anong purpose po natin doon? In case there is a flood or there is a rain, so hindi po sila mababa. Dapat din masuri ng maigi ang kalidad ng lupa upang matukoy ang nararapat na pananim sa isang specific location. At sa mga nagnanais na mag-venture into farming, may ilang paalala ang ating geodetic engineer. First thing, bago ka magtayo ng subfarm, you have to check the area kung ito ay unang-una lowland area. As much as possible, dun sa high area. Kasi anong disadvantage ng mababa ka? You have to do backfilling, katulad po dito. We need so many backfilling in this area para ma-elevate lang yung ground. So kung bago ka at naghahanap ka ng lupa, try to look for higher elevation. Farming is not just about farming. Kung walang pagsasaka, wala ring sapat na supply ng pagkain. At hindi lang yan, ang pagsasaka rin ang nagbibigay ng kabuhayan sa marami nating kababayan. Kaya naman, para mas marami pang Pilipino ang matulungan ng Farm Cradle, magbibigay na rin ito ng formal training sa pamamagitan ng Itatayong Assessment and Training Center na accredited na ng TESDA. Asahan din ang pagbubukas ng iba pang atraksyon sa mga susunod na buwan. Ilan na dyan ang Butterfly Sanctuary at Organic Garden na perfect ka-partner sa healthy living. Mas exciting sa pagiging farmer. Una-una nagagamit ko yung creativity ko to try other things. Like yun nga po yung pagsasabon to create and invent products. This is a business with an advocacy to help and to improve the lives of farmers and yung community nyo, mas marami kayong matutulungan. Bukod sa traditional na paraan ng pagsasaka, malaking bagay ang innovation o ang paggamit ng mga makabagong paraan para sa mas epektibong pagsasaka. At tulad ng ibang negosyo, mahalaga rin ang pagsunod sa iyong mentor na siyang gagabay sa iyo sa pagpapalago ng iyong agribusiness. Diba, hindi naman ako natuto dito sa farm na mag-isa. I have a mentor. So, kung may mentor kayo or nagtuturo sa inyo, listen to them. Kasi sila yung mga nauna, kaya you have to respect them and follow their advice. Kasi pag nagkamali ka, masyadong mahal eh. It's a very expensive mistake kung hindi mo sila susundin. Matuto kang mag-pray and magpasalamat kasi sometimes hindi natin makokontrol yung mga acts of nature like bagyo. Yun lang naman magagawa natin eh, is manalangin and maging thankful tayo kung na susustain natin yung ating operations, daily operations sa farm. Sapat na supply ng pagkain, agritourism o promotion ng turismo sa pamamagitan ng agriculture at kabuhayan sa maraming Pilipino. Ilan lang yan sa mga handog ng Farm Cradle Farm sa bayan ng Balungaw, lalawigan ng Pangasinan. Ako si Sandy Santos, owner and founder ng Farm Cradle. Kasama ko dito ang masisipag na magsasaka ng Farm Cradle Balungaw, Pangasinan. Yay! Sama-sama tayong kikislap.
tingin, aakalain mong walang pera sa pagsasaka. Yan na nga po ang naging mindset ng marami sa ating mga kababayan. Pero lingid sa ating kaalaman na malaki pala ang maari mong kitain sa pamamagitan ng integrated farming. Halimbawa, bukod sa cow and goat meat na siyang main product, maari mo ring pagkakitaan ng paggawa ng byproducts tulad ng sabon at lotion mula sa gatas ng kambing at baka. Ganon din ang iba't ibang uri ng handcrafted products. Sabay-sabay po tayong matutong magnegosyo dito sa Agribiz. Maliban sa paiwi programo ang profitable livestock breeding business for dairy goats at chicken at cattle affineur for cows, marami pang income opportunities ang hatid ng integrated farming. Sa ilalim ng integrated farming, higit sa isa ang maaring pagkakitaan ng farm gaya ng vermiculture, mushroom cultivation, hydroponics, at handcrafted products. Isa po sa mga negosyo na ino-offer ng Farm Cradle ay pagbebenta ng skincare products like goat's milk soap, goat's milk lotion, and body butter. Most of its ingredients came from goat's milk. So, isa yun sa byproduct ng mga livestock natin dito sa Farm Cradle. Ito po, ginagawa to ng mga kasama natin dito sa farm at binibenta natin to sa mga shops. Minsan, binibenta rin natin through online. Aside from skincare products, iba't ibang quality products rin ang maaring pagpilian ng mga turistang papasyal sa Farm Cradle. Perfect souvenir for perfect farming experience. Other products would include yung Solace Balm po na para sa anti-itch and stress soother. And then, itong alcohol, hand sanitizer, ginagamit po for as disinfectant. And then, meron din po tayong cologne para freshen up. Ito, in-offer namin to sa mga bisita na pumapasok sa farm. Sa mga susunod na panahon, ay maaari na ring mabili ang mga produktong ito sa international market. Ang produksyon ng handcrafted products ay naging katuwang na rin ng lokal na pamahalaan sa job generation programs. Lahat po ng gumagawa nito ay mga tauhan dito sa farm. So instead po na wala silang ginagawa, ina-employ na po sila ng Farm Cradle para gawin itong mga products na ito. So that means livelihood for them. Kaya naman, sabay-sabay nating tangkilikin ang local products. Sa pamamagitan nito, nakatutulong tayong iangat ang lokal na ekonomiya ng lalawigan. Instead na kumuha pa po tayo ng mga imported na produkto, tayo na lang, gawin na lang natin dito sa farm. Buy Filipino, buy local. Inanyahan ko po lahat na ipatronize po ang Farm Cradle products. Ang pagpatronize po ng mga produktong ito ay tinutulungan natin ang mga magsasaka nating kapatid. At lahat ng produktong ito ay dinidistribute na po sa DV Bower Farm Offices and Farm Cradle Accredited Shops, Artisan Craft House. And then pwede rin po kayong mag-inquire through our Facebook, Farm Cradle. And of course, sa website din po, www.farmcradle.com. Hello! Kung pinakita kanina ni Tetoralba ang aming mga Farm Cradle finished products, ngayon I will show you how to make soap, natural soap using our ingredients here. Ito yung aming best-selling soap, yung goat's milk soap. Magsisimula tayo, just prepare all your materials. Unang-una, you have all the ingredients prepared. Goat's milk, palm oil, coconut oil, olive oil, and canola oil. And then, meron tayong caustic soda. Itong caustic soda na to, this is yung chemical na magbabind sa ating sabon. And you have to use stick blender, some container that you will use to mix your ingredients, and yung mold. This is very important kasi itong mold na to, dito mo ilalagay yung sabon mo. Okay? So, we're ready to start. Ang una yung gagawin, you have to mix all the oils dito sa ating
container. Okay. So sinabi ko nga sa inyo kanina, you can use the goat's milk, pero since dapat frozen ito, para bago ihalo to, dapat ito magkasama. So I'm gonna use temporarily yung goat's milk na powder natin. Okay? So ito yan. Pero pareho lang siya ng ano. Inalo ko na siya dito. So yun na. Kailangan durugin mo muna siya para hindi siya magbuo-buo. Yan. And ayun, ito ni-ready ko na rin ang ating fragrance. It's a lavender fragrance and yung sodium lactate. Bali, ihahalo nyo siya rito sa inyong solution. Yan. Yung sodium lactate, para din siyang asin. This will harden your bar. Okay? Once nadurog na siya, pwede nyo nang ihalo yung solution, yung caustic soda solution. So, be careful. Tsaka dapat dahan-dahan lang siya. Okay? Ayan. So, this will help you bind the oil and the soap. And kung mapapansin nyo dito, medyo nag-start na siyang maglapot. Ayan. So, huwag nyo lang siyang titigilan hanggang sa may makikita kayong trace. The trace means yung parang nagkakaroon na siya ng mga lines. Yun yung maglalapot na siya. Okay? So, at this point, pwede nyo nalalagyan yung fragrance nyo para mahalo nyo na maigi. Ito, if you're wondering bakit may alcohol, itong alcohol na to, dinisinfect ko lang yung area, yung mga tools, yan. Pero kanina ginawa na natin yan beforehand. So, yung fragrance, ito yung lavender na minessure din namin. So, ibubuhos mo na siya dito, pwede mo na siyang ilagay. Very easy lang siya. Yan. And by the way, nagtuturo din kami dito ng workshops dito sa farm. So, we teach our, ano, yung mga kababaihan dito, yung mga out of school youth. Nagkakaroon kami ng mga programs dito from time to time. So, please follow our Facebook para makita nyo yung schedule. Yan. And then, pag ready na, you have to prepare your mold. I-scrape nyo yung mga natitirang sabon. So, pansinin nyo siya. Sabon pa rin siya, kaya huwag kayong manghinayang na i-scrape. Sayang eh, sayang yung ingredients. Then, ready na tayong mag-pour ng mold, ng butter. Yan, para din kayo nagbe-bake ng cake. So, ito na yung goat's milk soap na binibenta namin dito sa farm. So, if you happen to visit us, pwede kayong maka-avail dito ng inyong souvenir from the farm. You can use other varieties, not just goat's milk. You can use basil, pwede nyo ihalo dito sa sabon nyo. You can use bayabas. Anything na pwedeng gawin or itanim sa farm nyo, pwede nyo ihalo dito. Kasi iba-iba sila ng benefits. For example, bayabas, antibacterial, bayabas and goat's milk, coffee and goat's milk, pwede. Ito na yung ating finished product. Yung goat's milk soap natin, kailangan natin i-dry or patuyuin within 24 hours or 2 days at least para sure na matigas at ma-unmold nyo sa lalagyan. So ngayon, hahatiin na natin yung soap. So I'm using a soap cutter. Ito yung ating soap cutter. Madali rin gawin ito. Pero ito binibili ko na siya eh. So ito gawa siya sa string ng gitara. So ito ang gagamitin mo to slice your soap, or you can do it manually. Kung wala ka nito, you can use knife. Just simple knife. So, ito madali lang kasi isang bagsakan lang hiwa na lahat. Okay? So, ready na tayong i-cut. Yan. Make sure na nakapwesto yung soap lug nyo. And then, ito madali na lang siya. It's like slicing a cake.
Ayan. So, ito pwede nyo pang gamitin, yung mga sobra sa gilid. Very malaki yung sabon ko kasi gusto ko kakaiba yung sukat. Gusto. Ayan. Yung curing time, ito, pag nahiwa na to, hindi nyo dapat siya gamitin kagad kasi ang caustic soda makate. Next month nyo pa siya pwedeng gagamitin. Pag natuyo na siya and totally na-cure na siya, mararamdaman nyo naman yan, medyo matigas talaga yung bar of soap. So, kahit sa bahay nyo, pwede nyo gawin and makakatipid kayo than buying your soap in the grocery stores. Mas tiwala pa kayo kung ano yung niligay nyo ingredients. Thank you! Sama-sama tayong kikislap. Sama-sama tayong kikislap. Hydroponics, it sounds new, hindi po ba? Ang hydroponics ay makabagong pamamaraan ng pagpapalaki ng halaman na hindi gumagamit ng soil o lupa. Sa halip ay sa pamamagitan ng mineral nutrient solution na hinahalo sa tubig. Paano nga ba ito ginagawa at ano ang kaibahan nito sa traditional na pamamaraan? Let's find out dito sa Agri Diaries. Sa Farm Cradle Balungao, isa sa pinakadinarayo ng mga turista ay ang hydroponics garden. Bukod kasi sa ito ay bagong pamamaraan ng pagsasaka, dito mo rin matitikman ang fresh, juicy, and healthy vegetables. Ang hydroponic po namin is pinapatakbo po siya ng tubig lamang na may nutrients. Bukod sa sweet basil, may tatlong klase ng lettuce rin ang pinatutubo sa hydroponics garden ng Farm Cradle. Nariyan ang black seeded Simpson, mesclun at buttercrunch lettuce. Aside from lettuce, pwede ka rin pong magtanim ng strawberry, pechay, basil, tomato. So kahit ano pong high value crops na gusto tanim sa hydroponics, pwede po. Simple lang ang pamamaraan sa pagpapalaki ng halaman sa makabagong sistema. Siya sa nursery, ako na rin po yung nagpapatubo. 2 to 3 days, nag-germinate na po yung mga seeds ko. 7 days lang po yung i-stay niya sa nursery po. Tapos ililipat ko na po siya kapag may 4 to 6 leaves na po siya dito sa aking production building. In 30 days, pwede na po siyang i-harvest. Kung ihahambing sa tradisyonal na pamamaraan ng pagtatanim, 25% na mas mabilis ang paglaki ng halaman at 30% na mas marami ang harvest. Sa hydroponics kasi, masusure mo na wala kang makukuhang sakit, lalo na sa lupa. Sa lupa mo kasi mahirap i-control yung sakit. Marami kang i-apply na synthetic pesticide, hindi kaya na hydroponics na healthy yung tubig na pinanggagalingan niya kasi deep well po and nutrients lang po talaga ang nilalagay. And pag foliar naman po, organic po ang ginagamit po namin. Bukod sa pagiging weather friendly, maganda rin para sa kalikasan ng hydroponics. Pinapababa kasi nito ang waste and pollution mula sa soil runoff. Maulan, hindi po siya naapektuhan ng ulan kasi covered po siya. Yung init po ng araw, hindi po siya masyadong naapektuhan kasi yung building po namin, sir, nahahati yung init ng araw dahil sa pagkakagawa nitong building po. Kung nais mo namang magkaroon ng hydroponics garden sa inyong bakuran, maaari ka rin gumamit ng used materials. Ang ginagamit lang po namin dito is yung mga buto na leafy or kung anong gusto nilang itanim, pwede rin pong kamatis, foam lang po siya, foam. And nutrients na A, B, C. So, ang meron sa A is NPK. Yun yung nitrogen, potassium, and phosphorus. Kung may foam po kayo na hindi nyo nagginagamit, pwede nyo pong gamitin yun. Iipit lang po yun. Tapos, isawsaw sa may container na o yung mga plastic bottles na may nutrient. So, pwede nyo na po siyang
alagaan po sa loob ng bahay. Napapansin nyo naman po, wala pong insekto o kagat ng insekto o sakit yung aking halaman. Dahil prevented ko itong net na to, hindi po nakakapasok yung insekto sa loob. If you are looking for juicy, healthy, and yummy vegetables, hydroponics ang tamang solusyon. Inaanyayahan po namin kayong pasyalan ang aming farm, ang Farm Cradle Balungaw, dito po sa San Raimundo, Balungaw, Pangasinan, at ma-experience ang aming pick and pay dito sa aming hydroponic garden. Makabago at may malagong industriya ng pagsasaka, yan po ang lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman kung farming business ang hanap mo o di kaya makabuluhang pasyalan, bisitahin lang ang Farm Cradle sa bayan ng Balungaw. Natapos na naman ang kalahating oras ng talakayan patungkol sa pagsasaka. Sana po ay nabigyan namin kayo ng kaalaman at inspirasyon na maaaring makatulong sa inyong farming business ventures. Tandaan po natin ang lumang kasabihan na kapag mayroon kang itinanim, mayroon kang aanihin. Ako po ang inyong lingkod, Diane Carrer. See you again next week.